Magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Digia and welcome back to my channel. So sa video na to ay pag-aaralan natin ang patungkol sa integration by partial fractions. So under ito ng subject na integral calculus. So bakit ba natin kailangang pag-aralan ang integration by partial fractions? So ayon sa meaning na nakasaad dyan sa screen, if the integrand, guys, yung integrand is the expression after the integral sign, is in the form of an algebraic fraction, and the integral cannot be evaluated by simple methods, the fraction needs to be expressed in partial fractions before integration takes place. The steps needed to decompose an algebraic fraction into its partial fractions results from a consideration of reverse process, addition or subtraction. So kung makikita nyo, i-consider natin dyan guys yung addition ng algebraic fractions natin. So yung 1 over x plus 2 plus 5 over x plus 3, ayan po yung magiging partial fractions kung ang magiging given na equation ay ang integral ng 6x plus 13 over x squared plus 5x plus 6. So all in all, pinakasimpleng meaning nito is that magsisimula tayo sa isang komplikadong fraction, magiging partial fractions yung kanyang equivalent na mas madali nating i-integrate. In terms of integration by partial fractions, there are 4 cases. So, nasa inyong screen ang 4 na case na sinasabi ko. Unang-unang case ay tinatawag nating distinct linear factors. So, yung ax plus b, yun yung factor sa denominator. Magiging term niya sa partial fraction decomposition is magkakaroon siya ng isang arbitrary constant sa may numerator. Okay? Yung pangalawang case naman, guys, ay tinatawag nating repeated linear factors. Okay? What do we mean by repeated linear factors? So, repeated linear factors is that makikita natin dyan na yung ax plus b raised to k, yung quantity niya, is magkakaroon siya ng succeeding na arbitrary constants base dun sa power na naka-raise dun sa factor sa denominator. Makita nyo, halimbawa, yung value ng k is raised to 2, ibig sabihin, yung repeated mo na arbitrary constant is 2. Okay? Pag tatlo naman yung raise ng k mo, o yung value ng k mo ay 3, ibig sabihin, tatlo yung arbitrary constants mo dun. And then, yung magiging denominator mo is patas ng patas yung degree niya. Kung nakikita nyo, sa unang denominator, nakatapat, is nagiging ax plus b. Sa pangalawang denominator, dun sa pangalawang fraction, is ax plus b raised to 2 na siya. So on so forth, hanggang makarating dun sa kung anong value nung k mo. Yung case number 3 natin ay tinatawag nating quadratic factors. Okay? So quadratic factors natin is makikita nyo, yung factor sa denominator is ax squared plus bx plus c. Meaning ito ay quadratic equation. So, magiging katumbas niya into partial fraction decomposition is that yung numerator mo magiging ax plus b over ax squared plus bx plus c. Okay? So, ikakopy mo yung quadratic equation na yun and then magkakaroon ka ng arbitrary constants na ax plus b. Okay? Yung a mo, mag-multiply ka ng variable doon na x, magpa-plus ka ng b. Pero wala ng variable na x. Okay? Yung ating pang-apat naman na case, o yung case number 4 natin, is tinatawag nating repeated quadratic factors. So, ito yung medyo komplikado. Okay? Dito kasi sa repeated quadratic factors natin, is yung quadratic equation natin na factor sa denominator is naka-raise siya again sa k. So, depende sa kung anong raise yung value ng k na raise dun sa factor sa denominator is mag-equal siya dun sa term sa partial fraction decomposition natin. So, for example, meron kang dalawang, ang value ng k mo ay 2. So, ibig sabihin, magiging a sub 1 times x plus b 1 over ax squared plus bx plus c plus a sub 2 x plus b sub 2. So, magbabago yung mga subscript mo over
copy mo yung quadratic equation and then quantity mo, mag-erase ka lang sa 2. So, sinasabi ko, depende sa value ng k mo, yung magiging value rin ng succeeding na partial decomposition mo. Okay. Wag na natin patagalin pa. Mag-start na tayo mag-solve ng mga following problems under integration by partial fractions. We go to case number 1 under integration of partial fractions, distinct linear factors. So, dito, meron tayong example, evaluate the following integral. Integral of 3x plus 11 over x squared minus x minus 6 quantity dx. So, solution. So, first, bring down natin yung integrand na 3x plus 11 over x squared minus x minus 6. So, since ito yung complicated, gagawa natin siya ng equivalent na partial fractions upang mas mabilis nating ma-integrate later on. So, mangyari dyan, itong x squared minus x minus 6, hanapan mo ng factors to. So, mangyari dyan, magiging 3x plus 11 over x minus 3 times x plus 2. So, ito na dalawa is factors nito. Okay? Next mong gagawin, since ito na yung panibago mo na equivalent nito, proceed ka sa next process. So, 3x plus 11 over x minus 3 times x plus 2. So, magkakaroon ka ngayon ng dalawang arbitrary constant. Yung a tsaka yung b. Ngayon, ano yung magiging numerator nitong dalawang to? So, meron kang sign sa gitna na positive. So, ibig sabihin, yung denominator mo ng a is x minus 3, and the denominator mo ng b is x plus 2. Proceed tayo. Next mong gagawin, multiply ka both sides ng x minus 3 and x plus 2 in order to eliminate the denominators. Okay? Yan. Next na mangyari dyan, magiging 3x plus 11 is equals to a times x plus 2 plus b times x minus 3. Okay? Ngayon, isa-isayin natin hanapin yung value ng a at ng b. Unahin natin yung pagkuha ng value ng b. Ngayon, para makuha yung value ng b, kailangan maging 0 yung a mo. Eh, paano magiging 0 yung a? Check natin yung katabi ng a mo na x plus 2. Ano dapat yung magiging value ng x mo dito para mag 0 to? So, we may assume that the value of x na katabi ng ating arbitrary constant na a is negative 2. So, yung negative 2 na yon na value ng x, magagamit siya sa lahat ng x na involved sa iyong equation, both sides, okay? So, when x is negative 2, a is 0. Magiging 3 times negative 2 plus 11 is equals to a negative 2 plus 2, isa-isayin natin yan, plus b negative 2 minus 3. So, negative 2 plus 2 is 0. So, cancel out na tong a na to. Magiging negative 6 plus 11 is equals to negative 5b. Okay? Kasi negative 2 minus 3 is negative 5b. Okay? So, 5 is equals to negative 5b. Therefore, your value of b is negative 1. Okay?
Since may value ka na ng B na negative 1, proceed tayo. Doon naman tayo sa dapat magiging 0 naman yung B. So, ano dapat yung value mo ng X dito? Dito ay magiging 3. So, ibig sabihin, yung 3 na yon equivalent siya sa lahat ng X na involved sa equation both sides. So, going back to this, yan, dali natin siya dito, diba, 3X plus 11 is equals to A times X plus 2 plus B X minus 3. Yan yun. When X is 3, B is 0. So, yun yung condition natin dito. Substitute mo. So, 3 times 3 plus 11 is equals to A times 3 plus 2 plus B 3 minus 3. Matik, itong 3 minus 3 is 0 na yan. Kaya, 9 plus 11 is equals to 5A. Kasi 3 plus 2 is 5. So, 20 is equals to 5A. Therefore, ang A mo ay 4. So, may value ka na ng A na 4. May value ka na rin ng B na negative 1. So, go back tayo sa ating nabuo na partial fraction ng 3x plus 11 over x minus 3 times x plus 2. So, diba ito yon? I-rewrite natin siya dito sa kabilang side para maximize natin yung space. Yan. Rewriting this again. So, itong 3x plus 11 over x minus 3 times x plus 2 is ito na yung value niya. Diba? A over x minus 3 plus B over x plus 2. So, a-applyin mo na ngayon ng integral ito, parehas na ito. Okay? In-applyin mo ng integral, nagkaroon ka na ng value ng A, tsaka na B, tsaka ng B, substitute mo dito. So, nangyari dyan, magiging 4 over x minus 3 integral sign plus integral sign ng negative 1 over x plus 2. Applying the rules of integral calculus, ilabas natin yung numerical coefficients natin sa labas ng integral sign, magiging 4 integral 1 over x minus 3 dx. Okay? Minus integral 1 over x plus 2 dx. So, pansinin nyo. Di ba napakadali na niyang isolve? Dahil na-separate na natin yung isang buong fraction na to into separate partial fractions. So, perform na natin yung ibang rules ng integration. Alam nyo ba yung basic rules ng integration? So, dapat alam nyo na sa part na to. Dahil didiretso na natin yung pagsasagot. Okay? So, applying, kunin mo yung u, parehas. U mo dito is x minus 3. Dito mo is, yung u mo, x plus 2. Kunin mo yung du, magiging dx. Dito is, yung du mo is dx din. Okay? Next mong gagawin, yung du over u na, magiging ln u niyan. Diba, magiging 4 over du mo to, ito yung u mo, minus du over u. Eh, diba ang integral lang du over u is ln of u plus c ayon sa rule ng calculus. Kaya, ang final answer mo dyan is involved na yung mga value nito. So, your final answer would be 4
Yan. Ln. Yung u mo dito, x minus 3. Next, minus. Yan. Ln ng x plus 2. Kalimutan na ang plus c. Okay? So, ganun lang kasimple ang ating integration by partial fractions under case number 1 or distinct linear factors. Okay? Hoping nasundan. Dako na tayo sa case number 2.